Superstars denied UAAP players di pa pang pro. Laure Sisters na choke versus PLDT. Gaston paat, sayang ang buhat. Pero bagayan mag-viadzo, kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Hindi lahat ng bagay sa PVL na dadaan sa recruitment o di naman kaya ay kung sino ang may pinakamaraming star players, silang nananalo. Hindi ganyan ang kaso sa lahat ng pagkakataon at yan ang napatunayan matapos ang tight 5-setter game ng PLDT High Speed Hitters matapos nilang iitsapwera ang hype at star-studded Jerry Tigo crossovers. Kung ating maaalala noong kasagsagan ng recruitment wars, pinagtawanan ng mga fans ng PLDT dahil sa post nito sa social media accounts nito na tila tahimik at wala atang player mula sa UAAP na gustong pumunta at maglaro sa kanila. Bukod rito, pinagpiestahan rin ang isang comment ni PLDT coach Roderick Afort sa isang live stream matapos itong matanong kung may bago ba silang recruit. Nakakaaliw na tugon ng PLDT coach na mukhang wala silang recruit dahil ang mga kinukuha umano nila ay nakuha na ng Cherry. Well, napatunayan at binali ng PLDT ang hype sa mga UAAP stars na bagong salta sa professional league. Matapos na ang overloaded Cherry Tigo ay yumuko sa kanilang harapan dahil kung sino pa ang walang recruit ay siya pang pumasok sa semifinals at tinalo ang isang team na sandamakmak na recruits ang kinuha noong off-season. Kung pag-aaralan ng nasabing laro ang team chemistry at experience ng high speed hitters ang nagpanalo sa kanila. Sa katunayan, kaya nga nilang tapusin ang laban na ito into 4 sets kung di lang nila pinagbigyan sa dulo ang Cherry. But still, kahit 5 sets ito, iba pa rin ang dugas at expertise ng mga veterano kaysa sa mga bata. Dahil dito, isa na ba itong conclusion na di pahinog ang mga UAAP players para sa Pro League? Well, hindi naman siguro sa ganon dahil syempre marami pa silang matututunan sa mga darating na panahon. Bukod rito, para sa akin mahalaga rin na nag-i-invest sa mga team sa mga kabataan ngayon dahil eventually aalis din ang mga veterans nila at ang mga youngsters ang papalit rito. Maaring hindi pa ito ang panahon nila. Pero ang nakita ko lamang na naging problema ng Cherry doon ay misto lang nagkaroon sila ng mismanagement sa kanilang players. Ito yung sinasabi ko noon na sa dami ng kanilang star players, alam pa ba ng coaches nila kung sino talaga ang ipapasok o kung sino talaga ang first six nila? Tanong lang, sino ba talaga ang setter nyo? Si Legacion o si Kagande? Sino ba ang first open spiker at second open spiker nyo? Ang Laure Sisters ba o ipapasok nyo si Robles? Sino ba talaga ang blocker nyo, si Gaston o si Karandang? Sino ba talaga ang libero nyo, si Duremdes o si Nierva? Ang mga pangalan na ito ay may tuturing na superstars pero ang problema, hindi sila na-utilize ng maayos dahil ang iba ay ipapasok ngunit ang iba naman ay mababangko. Imagine isang Princess Robles ibabangko. So in short, mahirap talagang mag-handle ng all-star team dahil bukod sa di mo alam kung sino ang dapat na starting players at core mo, natetengga rin ng ilang players na napakarami sanang ibubuga ngunit hindi ito nagagamit. Imagine kung pagbabasa ng stats ng PLDT Cherry sa veterano pa rin umasa ang crossovers kaysa sa mga youngsters. With Mama P, Maylin Paat tallying almost 30 points and Pongay Gaston tallying double digits as the most effective blocker quicker for them. Just take a look at Creamline. Sila ngayon ang pinakamahusay na club team sa buong Pilipinas. Pero superstar team ba sila? Hindi, dahil alam ng coaches kung sino ang core players nila at yun ang kanilang hahasain. At pagtuturo ng pansin, alam rin nila kung sino ang mga matatawag na role players. Sa lineup ng Cool Smashers, hindi ka na malilito kung sino pa ang pang first six mo. Ganon din sa ibang teams tulad ng PLDT, Signal at F2 na lahat pasok sa semis, hindi lahat sa kanila superstars. Dahil alam ng coaches kung sino ang talagang core players nila at kung sino naman ang role players. Sana ay malaman rin ito ng Cherry sa mga susunod na conference dahil kung hindi, malaki ang tsansa na masayang at mga lawang lang ang mga ilang players na hindi nila nagagamit. Bukod rito, kapansin-pansin rin na sa Invitational Conference na ito at sa PVL, in general, ay halos ang duo ni Mars Alba at Jolina de la Cruz lang ang talagang successful. At ito na nga yung sinasabi ko noon na successful sila dahil nasa iisang sistema na sila magmula pa noong college days nila. F2 is almost the professional team version of DLSU. While sa ibang players na lumipat ng pro, medyo naguluhan sila dahil sila ang inaasahang bumuhat sa team. Pero iba naman ito sa sistemang kanilang nakasanayan. Still, marami pang mapag-aaralan ng mga kabataan sa mas veteranong mga ates nila. So, Ryo at Magaviad, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update only coming videos.